Napabilib tayo nung inilabas ng Mitsubishi Motors ang kanilang mga bagong pambato ngayong taong 2024. Kagaya na lamang sa kanilang entry sa minivan segment, ang mga Delica. Mga modelong malalakas, high-tech at pang-offroad na rin. Kaya naman ang Toyota Motor Company ay hindi rin nagpapahuli sa paglabas ng mga bagong modelo ngayong taon. Katulad na lamang din ang tatalakayin natin ngayon na isang bagong minivan din ng brand. Sagana sa mga bagong safety and security features pati sa mga katangiang makapagbibigay ng convenient at komportabling pagsakay sa pang-araw-araw. Ang Toyota Sienna, isang na-upgrade na minivan na magdadala sa iyo sa pinakabagong henerasyon. Mga kakaibang specs and features na dito mo lamang din makikita. Kasama ng kabuuang presyo nito ay malalaman mo rin. Pero bago yun, syempre, kung bago ka pa lamang po dito sa aking channel, baka naman kaibigan, pwede mo click ang subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update ka talaga sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Isang Toyota Sienna sa magandang modelo ngayon ng Toyota para sa kanilang family size minivan segment. Isang pamamilyang sasakyan na kayang mag-accommodate ng 7 to 8 passenger. At naglalaman ng maraming bagay at mga katangian na iisa-isay natin ngayon. May kalakihan kung ikukumpara sa mga SUV ang isang ito. Parang inuuba na may pagka-Alphard. Mga kahawig na hugis at sukat ng body figure. Ang Toyota Sienna ay naglalaman din ng napakaraming advanced at modernong mga katangian sa external at internal. Mas magugustuhan ng maraming Pilipino na nagnanais ng mas maluwag, malaki at kasyang-kasyang pamilya. At isa pa, sa pagiging convenient din ito. Binahagian din ng maraming kagamitan na makatutulong sa pang-araw-araw gaya ng pagiging komportable, safety, secured, malakas na makina at may katipiran sa gasolina. Inilabas ito sa pagkakaroon ng tatlong klaseng variant na pagpipilian. Gaya na lamang ng unang variant nito na tinatawag na LE Hybrid with 2.5 liter. Ang sumunod dito ay tinatawag na XSC Hybrid 2.5 liter at isang top variant nito na tinatawag na Platinum Hybrid 2.5. Ang mga ito ay pare-parehong pinuno ng maraming bagay. Pero syempre nakakalamang dito ang pinaka-top variant na Platinum Hybrid 2.5 liter. Well, pagdating sa external, makikita ang matapang na imahe nito sa harapan. May isang malapad na bumper grille cover na may mga chrome accent. At sa itaas, ang dark gray metallic gray na makikita naman sa napakagandang pormahan. Kasama dito ang mga premium lights nito na hindi basta-bastang napupunde at talagang sobrang liwanag sa gabi. Kaya na lamang ng signature by LED projector headlight nito na napakaganda. With LED stripe daytime running lights na pwedeng i-on and off, mas ma-appreciate mo pa lalo sa gabi pati na rin sa madidilim na kalsada para mas makita mo ang iyong dinadaanan. Dagdag pa sa liwanag dito ay ang naka-integrated wide-angle LED fog lamps para kahit ang mga makakasalubong mo sa malayo pa lang ay matatanaw ka na. Ganon din sa rear portion ng mga ilaw nito. Meron itong premium na klase ng LED tail lamp at stoplight para mas maging visible ka naman sa mga kasunod mo. At sa gilid naman ng bahagi nito, makikita sa ilalim ang black side rocker panel at isang napaka high-tech na side mirror na mayroong heated power auto dimming para hindi tayo masilaw sa mga ilaw ng mga nasa likuran natin na mga sasakyan. At may kasama din itong blind spot warning indicators para naman maiwasan nating masagi o mabangga ang mga nag-o-overtake na bigla-bigla na lang din sumusulpot sa gilid nitong sasakyan. Sa side mirror na rin nakalagay ang camera para sa panoramic view monitor features o yung tinatawag na 360 camera nito. Para makita ng buong paligid nitong sasakyan, gamit itong 360 camera ay magiging secured ka rin. Bukod pa dyan, meron ding makikitang mga high-tech features sa pintuan nito na tinatawag na hands-free dual power sliding side doors. Ibig sabihin, may sensor ito na kung saan ay kusang nagbubukas kapag may nag-attempt na papasok sa loob. Ganon din sa likurang bahagi ng pintuan nito na hindi na kailangan pahawakan ng handle ay magbubukas na. Tinatawag din itong power lift gate at may jump protection na rin. Ito naman ay automatic ding nagbubukas pero kapag na-sense nito na may matatamaang debris, bakal o kahit anong solid na bagay na matatamaan sa pagbukas nito ay kusa rin itong hihinto para hindi tuluyang tumama sa kahit anong object. Napaka-premium ng dating ng mga pintuan nito dahil sa mga chrome handle. Bukod pa dyan, meron din itong tinatawag na sunroof o moonroof. Ito yung bintana sa itaas ng bubong. Bagay na bagay sa postura nitong modelo.
na kapag hindi mo na kailangan ang malamig na singaw ng aircon, pwede mo nang buksan itong sunroof para fresh air naman ang papasok sa iyo. Makikita rin sa external nito ang mga naglalakihang gulong na may sukat na 20 inch. May metallic wheels ito at napakaganda ng disenyo. Bukod ba dyan, sa windshield, may kita rin ang wipers na automatic namang gumagana kapag may mga raindrop o tubig na tatalsik sa windshield nito. At ang ilan pa sa mga makikita mo dito sa external pa lang, mga kaibigan, kaya na laman ang pagkakaroon nito ng chrome roof rails. Kulay black na may chrome accent rin ang rear lower bumper nito. Kasama sa iba pang mga external design nito na nagpapaganda palalo sa modelong ito ay ang black shade Chenalip gate logo, chrome Toyota emblem and gray badge. Body type color ang rear spoiler na may kasamang rear window defogger at tail reflector. Dagdag para sa visibility at sa mga biglaang pag-stop nito ay mas madali kang makikita ng kasunod mo. Naka-shark spin type na rin ang class C ng antena nito. Talagang halos kompleto na at wala ka nang babaguhin pa. Pagdating naman sa interior specs, meron itong 4-zone automatic climate control at may kasamang air filter. Inaalis nito ang mababahong amoy na pumapasok sa sasakyan at ang mga virus na rin. May individual temperature setting para sa driver, front passenger at rear seat passenger ang aircon system. At meron ding separate rear digital control panel sa pagpapagana ng aircon system o pag-control ang temperature nito. Kaya naman makakamit ang kanya-kanyang preference ng mga pasahero. Yung mga naghahanap ng tamang lamig, yung gusto ng mas malamig o yung nilalamig. Kaya lahat ay talagang magiging komportable dito. Meron itong voice control para sa driver. Speak in English nga lang. Pero okay na rin kasi hindi mo na kailangan pang hanapin ang mga switch. Meron din itong tinatawag na QI compatible wireless smartphone charging. Wala nang cord o saksakan pa. Direct na ilalapag mo na lang ang cellphone ay mag-charge na dito. Pagdating naman sa mga upuan, syempre napaka-convenient para sa mga pasahero nito. May mga komportableng seats na naka-leather trim heated at ventilated front seats with seat back pocket. Hindi mainit sa balat at hindi nagpapawis. At meron din itong mga bulsa sa kada likuran. Automatic na nai-adjust ang driver seats sa walong posisyon. Pareho ng mga passenger seats nito na automatic adjustable na rin. Ngayon kung ikaw naman ang magdadrive ay matutuwa ka na rin sa naka-leather trim heated power tilt and telescopic steering wheel nito. Maraming access sa mga key switch function kaya hindi ka mahirapan dito. Gaya ng switch sa audio, Bluetooth at iba pang mga connectivity. Nasa likuran na rin ito ang Dynamic Radar Cruise Control o tinatawag na DRCC. Pati na rin ang control ng ilang mga safety features nito gaya ng Lane Departure Alert at Lane Tracing Assist. Sa likod ng steering, makikita ang 10-inch colored head-up display o HUD meter panel gauge nitong sasakyan. Na kung saan narito na lahat ng mga kailangan mong impormasyon tungkol sa pagpapatakbo nito. Gaya na lamang ng odometer, speedometer, fuel economy, trip information at ang hybrid system indicator. Makikita rin ang warning message kasama ang iba pang mga notifikasyon na lumalabas dito gaya ng engine check warning, ABS, traction control sign, indicator light signal at marami pa. Ang modelong ito ay naka-smart key system na rin na kung saan remote para sa pagbukas ng limang pintuan nito at push start button para sa engine. Kabilang din sa mga specs and features na makikita mo pa dito ay ang pagkakaroon ng integrated backup camera. Meron din itong rear window defogger para hindi nagmo-moist ang salamin ng bintana sa likuran. Kasama din dito ang power door locks, pagpapatibay ng security at ang hindi basta-bastang mabuksan, lalo na kapag na-activate na ang mga lock nito. Sobrang high-tech na din ng mga bintana nito na the power window. May one-touch auto up and down. Isang pindot lang sa mga window switch ay automatic na itong bababa o tataas. At may kasama ding jump protection. Sobrang daming access sa audio at multimedia. Meron itong premium audio at dynamic navigation. At may freestanding na 9-inch touchscreen infotainment display. May kasamang 8 speaker, Apple CarPlay at Android Auto compatible. Isang USB media port at 6 na USB charge port para sa harap at likod na upuan. Para kahit papano ang mga pasahero ay hindi mahirapang maghanap ng pag-charge ng gadget na lobat. Meron ding hands-free phone capability para kung sakaling may tumawag sa cellphone o mag-message
ay direktang makikita mo na ang notifikasyon nito sa mismong screen. At syempre, may kasama ding music streaming via Bluetooth, wireless technology at marami pa. Bukod pa dyan, kasama din sa mga magpapakonvenient pa sa'yo habang nakasakay ka dito ay ang center console na naka wood grain style accent. Malawak na storage compartment at may mga kasama na ring apat na cup at bottle holder. Meron din itong lockable glow box compartment para sa mga importanteng gamit o papeles na ilalagay mo dito. Ang parking system ay naka-electric na rin o switch and hold na lang. Wala nang lever na hihilain kaya mas madali na lang pagganahin ng park brake nito. Pagdating naman sa mga safety features, meron itong 10 airbags kasama sa driver and passenger side. Tingnan rin ang mga nasa likurang mga pasahero. Safe na safe dito sa pagkakaroon ng 10 airbags nito. May second row outboard seat mounted side airbags, may driver knee airbags, front passenger seat cushion airbags, at may mga side curtains airbags. Mas mapoprotektahan ang buong occupants ng sasakyan kung magkakaroon man ng banggaan. Meron din itong panoramic view monitor o 360 camera. May overhead view at curb view. Makikita ang buong paligid, likuran at harap nitong sasakyan na matatamaan ng camera at hindi nakikita sa side mirror. Meron din itong advanced safety measure na tinatawag na Star Safety System. Alakip ng sistemang ito ang pagkakaroon ng Vehicle Stability Control o VSC. Meron itong Traction Control o TRAC, Anti-Lock Braking System o ABS, Electronic Brake Force Distributor o EBD, Brake Assist o BA at Smart Stop Technology o SST. Mga teknolohiya makatutulong para sa ligtas na paggamit nitong Toyota Sienna. Dahil dito ay naisa sa ayos ang paggamit ng brake, pagpapaandar sa malulubak, pagkontrol ng maayos sa manubela sa mga biglaang pakurbada at sa mga madudulas na kondisyon. Itong Star Safety System ay nagbibigay din kapanatagan lalo na kung gagamitin mo itong sasakyan sa masamang panahon o umuulan ng malakas. Dahil dito ay mapapanatag ka talaga. Meron din itong kasamang tire pressure monitoring system na built-in na. Nadadirect na ang pressure readout sa mismong panel gauge na kung saan binibigyan kang impormasyon kung kailangan bang hanginan, flat na o malambot na ang gulong nito para maiwasan natin ang pagpapatakbo ng mabilis kapag ito ay flat. Meron itong child protector rear door locks na kung saan ay hindi mabubuksan ng mga bata nating kasama yung mahihilig mangulikot ng mga handle o lock ng pintuan ng sasakyan. Meron din itong tire repair kit na kasama. Yung tipong kapag naputas ang gulong nito ay matatapalan mo ulit at mapapasukan ng hangin. Kaya sobrang sulit talaga. Meron itong tatlong point ng seat belt para sa lahat ng seating position. Isa pa sa nagpalakas sa safety measure nito, ang pagkakaroon ng Toyota Safety Sense. Toyota Safety Sense ay binubuo ng mga advanced safety features gaya na lamang ng free collision system. May pedestrian detection na kung saan kapag may biglang tatawid ay kusa naman itong hihinto. Meron itong lane departure alert with steering assist. Di basta-bastang lalayo o lilipat ng linya kapag may na-trace na mga sasakyan sa katabing linya nito. Sama din sa advanced safety features nito ang automatic high beams na kahit hindi mo na pindutin pa ang switch ng headlamp into high ay kusa na itong gagana kapag may mga nakasalubong na naka-high beam at na-sense ang madilim na kapaligiran. Meron itong full speed range dynamic radar cruise control na kung saan ay kinokontrol nito ang takbo ng sasakyan na ibinabase sa mga sasakyan na nasa unahan mo. Kung babagal o bibilis, ay susunod lamang ito sa mga sasakyan na nasa harapan. Kasama rin sa Toyota Safety Sense, ang advanced safety features na road sign assist. Natitrace o nasa-sense nito ang mga traffic sign. Bukod pa dyan, meron din itong front and rear parking assist with automatic braking pa. Sabihin, kahit pa masikip ang parkingan o alanganin ang mga kondisyon ng pagpapark, tutulungan ka ng parking assist na may automatic braking na kung saan kapag may mababangga ka sa likuran o maaatrasan ay kusa na lamang itong hihinto. May kasama rin itong blind spot monitor at rear cross traffic alert. Tulong sa mga pagpapaatras nitong sasakyan. Halimbawa kapag nagpapaatras ka at bigla na lamang may susulpot sa likuran na hindi mo nakita sa side mirror, usa itong hihinto para hindi mabangga. Meron itong anti-theft system with anti-theft alarm
at engine immobilizer para hindi basta-bastang mabuksan, makarnap o mapaandar nang wala ang susi. Para naman sa kabuuang detalye ng makina, itong Toyota Sienna ay mas pinalakas din, pinatipid at pinaganda pa. Pagkakaroon ng front wheel drive o FWD na meron ito na pinapagana ng kabuuang makina na hybrid electronic power na 2.5 liter with double overhead camshaft o DOHC at may 16 valve. May fuel supply ito na D4S injection at dual BVTI. Ito ay tumutulong sa matipid na paraan ng pagkonsumo ng gasolina. Kaya mag-produce ng hybrid power nito ng hanggang sa 245 horsepower. Kaya ang average top speed na nagagawa nito ay umaabot ng 160 to 165 km per hour. Pero bagamat ganun, meron pa rin namang mga pagpipilian sa pagpapagana ng makina nito. Gaya ng fuel na mayroon 18 gallon fuel tank capacity o 68 liters. Kaya ang kumonsumo ng 11 km per liter. Pero kapag kinumpay ng battery at fuel ay mas makatitipid pa. Itong Toyota Sienna ay mayroon ding klase ng transmission na electronically controlled continuously variable transmission o tinatawag na ECVT with sequential shift mode. May apat na klaseng driving mode na pwedeng pagpilian. Depende sa iyong paggagamitan. Gaya na lamang ng normal o comfort mode nito. Abagay para sa mga city ride o mababagal na pagpapaandar. Meron itong tinatawag na eco mode para naman sa mga probinsyang pagmamaneho o malalayong lugar. Meron din itong EV mode na kung saan pwede kang mamili sa dalawang pagpapaandar ng makina kung baterya o gasolina ang gagamitin mo. At ang panghuling driving mode nito ay ang sport mode para sa mga mabilisan o racing na tinatawag. More than 10 years ang battery lifespan at may battery type na nakasealed ng nickel metal hydride o NIMH. Hindi ka rin mamumroblema kapag nalobat ang baterya nito kasi kaya nitong mag-charge sa pamamagitan ng permanent magnet synchronous motors. At kung saan ang mabilis na takbo o kaya naman mga pagpepreno ay nakagagawa ng matinding init na nagiging power at naiko-convert into electric na pumupunta sa baterya nito. Kaya hindi kailangan pa ng charging port o mga charging station para makapag-full charge ang baterya. Higit pa riyan, maganda din ito kasi hindi polluted at eco-friendly sa pamamagitan ng super ultra low emission vehicle o SULEV na sistema na meron itong Toyota Sienna ay hinangaan sa pagiging matipid, maganda, hindi mausok ang tambutyo. Pagdating naman sa mga suspensions nito, ginamitan ng matitibay na klase ng suspensions na kaya makipagsapalaran sa anumang klase ng kondisyon ng kalsada. Kahit kargahan ng mabibigat na bagay ay kakayanin. Ginamitan sa front ng independent max strut suspensions at multi-link naman para sa likurang bahagi. Meron itong steering type na electric power steering o EPS at rack and pinion para stable pa rin kahit maidaan sa malulubak. Ang brake nito ay ginamitan ng ventilated na may sukat na 12.91 inch ng front disc. At brake rear naman na ventilated din na may sukat naman na 12.5 inches. Ang dimension nito pagdating sa ground clearance ay may 6.37 mm. Meron itong 7 hanggang 8 mga upuan at may 5 pintuan. Dito pa lang ay masasabi mo nang napaka-compatible para sa isang buong pamilya. Inilalabas pa lamang ito sa mga piling bansa sa Asia at hanggang sa Europa. Dito na lang sa Pilipinas ang hihintayin natin kung ilalabas din ba. So hanggang dito na lamang po siguro ng ating video, pero bago po tayo magtapos ay nais ko po munang magpasalamat sa mga patuloy na sumusuporta, tumatangkilik at nagabang palagi sa mga video na ina-upload natin dito sa ating channel. Maraming salamat po at shoutout po sa inyo guys. Ngayon kung bago ka pa lamang po dito sa aking channel, baka naman kaibigan pwede mong mag-click ng subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update kita palagi sa mga video na gagawin ko pa. At kung nagustuhan mo ang topic natin ngayon, baka naman pwedeng pa-click ng like button at pa-comment na rin ng iyong opinion sa ibaba pagkatapos ng video ito. Kung may mga kailangan kang filter, oil filter, air filter, cabin filter ng iyong sasakyan na Mitsubishi brand, pwede mo kong kontakin sa aking page na Obliss Collection. Doon ay mas makakamura ka sa mga original parts na gaya nito. Mga filter lang ng sasakyan, oil filter, cabin filter,
air filter at fuel filter ng Mitsubishi brand lamang po. So hanggang dito na lamang po siguro ang ating video. This is Oblis Collection. Thank you!